Good day, my friends. Yan. Mainit na mainit pa rin itong balita na sinampahan ni Atty. Topacio ng indirect contempt itong si former Senator Leila De Lima, Atty. Filibon Tacardon, Atty. Dino De Leon, Cristina Palabay, Renato Reyes, Senator Reyes Ontiveros at si Representative Edsel Lagman. So ano po masasabi dito sa kasong ito na indirect contempt? Masasabi ko lang po dyan, yan po ay on the part of the supposed to be respondents, iyan po ay exercise of freedom of expression and freedom of speech. Ngayon, bahala na ho ang korte yung didinig diyan kung ayon sa atin o hindi. But anyway, as far as Atty. Topacio is concerned, panoorin po natin itong mga lumang, hindi naman luma, ano, para last year lang to eh. Mga comment ng namayapang Percy Lapid tungkol dito kay Atty. Topacio. Panoorin po natin ang nakakalibang na komento ni na mayapang Percy Lapid tungkol nga dito kay Atty. Topacio. Umentra na naman itong si Kupal, ha, na si Ferdinand Topacio, mga kaibigan, na trying hard na magkapwesto sa gobyerno. O no, nasupalpal ka ngayon. Diba? Akalain mong tawagin niyang kangaroo court daw yung Senado. Mga kaibigan, hindi naman niya sinabi kung walang mandate o meron, di ba? Palibasa, umiepal, ano nangyari? Binulgar siya ni Senator Gordon. Ano sabi? Ikaw eh, paano yung punta mo rito eh? Pinapa-appoint mo na justice yung asawa mo. Si Judge Aguila dyan sa Akwa, no? Sa Maynila yan eh. Di ba, nababanggit natin minsan yan dahil may hawak na kaso nung isang beses yan. Oh, Judge Aguila Topacio. Asawa niya yun eh. Kasi yung nanay nung kakilala ko, mga kaibigan, lagi kong kakwentuhan noon sa McDonald's. Di ko nga lang malaman kung buhay pa yun. Yung Vienna na yun eh, Kwan, ni Topacio. Eh, galit sa kanya yun eh. Buisit sa kanya yung Vienna niya eh. Mga kaibigan eh. Oh, ngayon, kwan daw, sabi ni Gordon eh, ito mo, ang gusto eh, kaya umiepal eh. Natandaan nyo, ito rin ang abogado ni First Gentleman dati. Hindi naman abogado eh. Meron silang ibang abogado, yan ang style nila. Ha? Pagka sila nagkakaroon ng kaso, kukuha yan ang madadaldal na ganyan kahit walang substance yung sinasabi. Walang kabuluhan. Kamukha ni Digong nyo, yung sinasabi niya eh, walang kabuluhan yun eh. Ha? Pwede lang yun sa panaginip. Mangyari na yung COA ay mangulekta. Ha? Sapagkat hindi nila trabaho yun. Sa panaginip lang yun, pwedeng mangyari. Di ba? Eh pero sa katotohanan, eh pagtatawanan ka. Oh, yan si Topacio. Eh lahat ng kinukuhang kliyente niyan yung kontrobersya, di ba? Papasok yan, mag-a-apply yan. Maghahanap ng paraan yan para, eh lalo na ito, may pera. Papasok at papasok yan kahit alam niya na kriminal. Ha? Dapat papanagutin sa batas. Hindi nahihiya eh. Magkapera lang, di ba? Yan ang trabaho niya, manggamit. Mahilig manggamit yan eh. Oh, pati relihiyon ginagamit niya eh. Ha? Para makakuha siya ng pabor. Para... Oh, natandaan ninyo, puro kayabangan ito. Nung si Lacson nagtago, di ba? Puganti si Lacson noon. Ano ginawa niyan? Di ba nagpagawa ng mga poster na wanted si Lacson? Ha? Ipinadikit niya sa mga pader, ha? Sa mga poste, ha? Na pinagana para hiyain si Lacson, di ba? Dahil siya abogado dati ni First Gentleman. Oh. Tingnan ninyo, kayo na makapagsasabi kung anong klaseng tao yan si Topacio na yan, ha? Mga kaibigan, ano, kakahiya ka ngayon. Yan ang napapala mo, pasok ka ng pasok, ha? Ulho ito sa isang babaeng manggagancho. Alam nyo, eh, kliyente ito ni ano eh. Ni Attorney Topacio eh. Nauto niya na naman ito.
Ang ipagtaka lang ninyo, saan ka nakakita? Si Attorney Topacio, mga kaibigan, eh, pinangangalandakan niya, legal counsel daw siya ng BACC. Ano yung BACC? Di ba? Volunteers Against Crime and Corruption. Pero mga kaibigan, pagka ho sinuri ninyo at pinag-aralan po ninyong mabuti, eh ito hong si Topacio, ang nakapagtataka po, eh ang kanyang mga kliyente, kundi kriminal, eh corrupt. Di ba? Oh, sige, pansinin ninyo kung di totoo. Kaya ngayon, itong mga manggagancho ay kanya namang ikanganalin lang na naman ito. Alang mangyayari sa kaso nito. Wala pa na ipanalo yan eh. Kasi hindi naman talagang trial lawyer yan eh. Ang mga trial lawyer, yung mga kamukha ni Attorney Toto Causing, yan. Ay, yung mga kamukha ni Topacio, yan, ano yan? Trial by publicity. Ito mga trabaho nito, mga ganitong klaseng abogado, mga kaibigan, mahina ito sa kaso. Eh ni kahit sa bunganga, mahina yan eh. Ang laki na ng bunganga niya, na. Halos yung bunganga niya, kalahati na ng mukha niya eh. Mga kaibigan, oh, ito ang style ng mga ganitong klaseng abogado. Ito yung nanggagamit ng media, bayad dito, bayad doon. Wala pang hinawakang kaso ito na hindi nagkaroon ng publicity. O kaya pagka yung mga sensational cases, tsaka mga celebrities, mga kilalang tao involved, parang ano yan eh, yung gatecrasher sa handaan. Bigla na lang susulpot siya na parang kabuti. Kala mo, nabasa ng ulan. Eto na po, magpe-press release na, magpapa-interi. Ay, Channel 2. Channel 7. Puntahan niyo ako rito. Meron akong kwan. Sasabihin. Puntahan naman. Ay, ikaw, radio station. Periodiko. Puntahan nyo nga ako at meron akong kaso ritong hawak. Yun. Yung kaso, dinadala niya sa media. Trial by publicity.